I confess, O my God, and to you, my brothers and sisters, that I have sinned through my thoughts and in my words, in what I have done and what I have prayed to you, through my fault. Therefore, I ask the blessed Mary of the Virgin, all the angels and saints, and to you, my brothers and sisters, to pray for me, Lord of my God. Almighty God, have mercy.
Avrò ogni obbligato e sano, sarò vivo in merito di nuovo il gruppo del mio obiettivo. Trovo un uomo che sta cessando lui, se ne è su di lui. In debito di un cavolo di spirito, one God, forever and ever. Amen. A reading from the letter of Paul to the Corinthians. Brothers, I want to remind you of the gospel I preached to you, which you received and in which you stand firm. You are being saved by it at this very moment if you retain it as a priest to you. Otherwise, you have believed in vain. I handed it on to you first of all what I myself received, that Christ died for our sins in accord with the Scriptures, that he was buried and in accord with the Scriptures, rose on the third day, that he was seen by Cephas, then by the 12. After that, he was seen by 500 brothers at once, most of whom are still alive, although some have fallen asleep. Next, he was seen by James, then by all the apostles. Last of all, he was seen by me, as one born out of the normal course. The word of the Lord. Thanks be to God. The message goes out through all the earth. The message goes out all the earth. The heavens declare the glory of God, and the firmament proclaim his mighty word. Day pours out the words today, and night to night imparts knowledge. The message goes out through all the earth. Not a word nor a discourse, those voices not heard, through all the earth a voice resounds, and to the ends of Jesus told Thomas, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father but through me. If you really know me, you will know my Father also. From this point on, you know him. You have seen him. Lord, when you said to him, show us the Father, that will be enough for us. Jesus replied, after I have been with you all this time, you still do not know me.
the Father. How can you say, show us the Father? Do you not believe that I am in the Father, and the Father is in me? The words I speak are not spoken of myself. It is the Father who lives in me, accomplishing his works. Believe me that I am in the Father, and the Father is in me. Or else, believe because of the works I do. I solemnly assure you, the man who has faith in me will do the works I do, and greater far than this. Why? Because I go to the Father, and whatever God has in my name, I will do, so as to glorify the Father and the Son. Anything you ask me in my name, I will do. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Palagi natin narinig ang buwang baan, ang kagutuhanan, at ang buhay. Mga kalimitan natin narinig pero may mamigilag na kahulugan at pagkilos. Kasi pag sinabi natin I am the way and the truth and the life, ay hindi lamang upang malaman natin ang mga bagay na ito. Ito ay may pagtugon na kinakailangan natin isa ka po pa. Katulad po ng halimbawa ni pinamanig sa amin ni Jesus sa pamagitan ng kanyang pakipag-usap sa kanyang mga apostoles. Lalong-lalong po kay Pilipi. Ngayon ay pinagliriwa natin ang kamistahan ni St. James, St. Philip, St. James. Maliwanag po ng magtusin na isa sa mga parayang ay pinahayag ni Jesus ay sinabi ni Jesus, hindi mo pa ata ako nakilala, Pilipi. Kasi bakit? Hinahanap niya pa yung Ama. Anong sabi ng Pilipo? Ipakita mo sa akin ang Ama. Ay kung talaga nakikilala mo si Jesus, yun ang sinasabi ni Jesus, hindi mo na dapat hinahanap ang Ama kung talagang kilala mo ako. Kasi ako at ang Ama ay iisa. Kaya nga, bahagi mo ng praktiko sa makita mo natin. Pag pinag-usapan mo natin ang daan at katotohanan ng buhay, ay may malaking amo na ibinibigay mo sa atin. Hindi ko dapat natin makita lamang na itong mga bagay na nais natin maunawaan ay hindi lamang. Sabi na natin ay to enter by us. Maaaring ito ay makapagulog sa atin ang entertainment. Pero yung paanyaya ng Jesus ay hindi lamang for entertainment. Isang pagkilos na kinakailangan natin bigyan ng higit ng pagpapahalaga, pagtugon. Kinakailangan natin makita na ang tunay na pag-aaral sa mga bagay na ito ay sabi ko ay siyang magbago sa atin. Magbago sa atin sa patungo sa Ama. Sa ibang terminologiya na pwede natin gamitin ay yung tema na pinapahayag natin, ano? Pag-aari ng Diyos. Kaya nga po yung tema na ibinigay po sa atin para po sa golden anniversary natin. Pagpapasalamat, pagkapalaganap, paghahangat ng pag-aari ng Diyos. At makita natin na itong pag-aari ng Diyos, maaari ko sa iyong pagpapakita sa atin ang kabutuhanan.
Kasi bakit? Kasi maaaring hindi pa natin kayanin. Maaaring hindi natin kayanin. Hindi siya baga, hindi kaya ipakita sa atin ng Diyos. Ngunit dahil sa hindi natin kaya i-absorb yung katotohanan na ipinamamanik sa atin ng Diyos. Pero yung data ng pag-ibos natin, kapag na nagnawaan natin, ay hindi natin mabalakas yung pag-ibos patungo sa namaming mga totohanan dahil yung paunti-unti. Kaya nangyayaman ngayon makikita tayo pagbabago na higit namin gabayan kung patulad na po na ipinahayag na ipinamamanin na natin Panginoon sa Kristo. Ako ang daan, ang karutuhanan at ang buhay ay unti-unti namin hindi lamang makita ng aming kaisipan o yung kahilapan sa aking pag-iyos sa daigdig nito. Tulad na limbawa naman, sinabi ko po kahapon sa mga anak simba kahapon, sabi ko nga po ay yung amon ko ni Mother Teresa ng Calcutta na everything starts with a smile. So, kayo maaari sa ating mahal, may pasayin kayo mahal, madali ma ngumiti. No? Pero kung nakita mo yung katotohanan niya, katulad ko ang bawa, hindi ako madali ngumiti. Ayun ang gagawin, ay we will try. Nalo, ngumiti. Hingitian mo. Hingitian mo yung bawat isa. Kahit na yung mga tao, hindi mo gusto hingitian. Hingitian mo raw, sabi ni Mother Teresa ng Calcutta. Kung nahingitian mo yung katotohanan na ipinamamanik ng aming pananampalataya, kasi yung pagkatotohanan na ipinamamanik ng aming pananampalataya ay pag-ibig. Pagmamanas sa akin, pagmamatawa, hinitiyan mo raw kung maaari yung kanyang hamon ngayon. 5 times a day. Doon sa taong halimbawa na hindi mo man lang yung sabihin ay to the maximum na bangitiyan mo yung tao na ito na kahit na ayaw sa hinitiyan. Patulad na halimbawa ng kanyang banyayo. Kahit doon sa mga tao, hindi niya, hindi mo gusto mo tiyan. Halimbawa, ito po yung halimbawa na lamang. Halimbawa na lamang ay itiyan ko yung tao hindi nagbabayad ng utang sa iyo. Parang napakahirap pa na. Ako pati kayo mo itiyan, baka sabihin niya eh. Okay na yung utang niya. Hindi na siya magpapayad kasi hinitian ko na siya. No? So, pero kung makita mo, yun ay katotohanan. Hindi mo pwedeng sabihin na, kung katotohanan, kung naniniwala ka na yun ay katotohanan, hindi mo pwedeng sabihin na, hindi ka na magpatry. At least, you have to try. Or else, hindi katotohanan mo. Kasi, ipinapakuro mo na lang ang katotohanan kasi ayaw mong pagkabi ng katotohanan. Nakunatukusin ko, ito ngayon yung nangyayari sa lipunan ating ginagalawan. Ating ipinapakuro ng katotohanan at nanumuhay tayo sa kasinungalingan. Kasi may mga katotohanan yung pinapakamit sa atin ng ating Panginoon sa Kristo. Nakunatukusin ko, yung katotohan na katulad ng ipinahayag niyo sa atin, siya ang nakamayang isa. Kaya pinagalitan niya si Filipe, hindi mo natatanamin sa akin ang Ama. Sabi ko, ito yung katotohanan. Ako at ang Ama ay isa. Pag nakita mo ako, nakita mo ng Ama.
sabi nga ni Jesus, pili ko na kayo. Could you really handle the truth? At higit sa lahat yung natutuwan ang dulot ng ating pananampalataya na nawa ay may pamanig namin. Halala po natin, patulad na yung pinamanig po ang isang Pilipi at isang Kiyago ay kanila ipinakita sa kanilang pamumuhay kasama ng mga apostol na naging bahagi ng kanilang buhay kasi yung buhay na tinahak nila hanggang sa kanilang pagiging martir. Talagang ipinamalandaan nila sa Jesus kahit na usapita na maraming balaki at hamon. Bakit? Yun ang pinaniniwalaan nila ng katotohanan. Yun ang pinangawakan nila ng katotohanan. Kaya paano? Ang dami lang ihalan ang kanilang buhay sa nabanggit ng katotohanan. Pero sa ano nga ay tayo paparang sapagkat hindi naman tayo nilingan at hindi wala tayo sa panahon ng persecution. Maraming kaluluwan hindi namamanin ko sa akin. At isa rin mo yun, no? Isa na hindi namamanin ko na sa akin yung kaluluwan na no? Ay yung bumitin. Kung nakikita natin yung kaluluwan na dulot na pinahayag ko ni Mother Teresa o Calcutta, ay kung yun ay paabi ng ating katotohanan ng pinananalikan na puso namin paguhin ang daigdig na ito and we could start with a smile. Eh siguro po sa ating kahit nakatulad ko ng mahilang ng umiti ay kung yun ang nakikita natin katotohanan dapat kumikilos tayo na ito ay bigyan ng mga sa katotohanan. Marami pa ang katotohanan na pinamamanin ko sa akin. Pero sa akin na ako ay niyayakap pa natin ang katotohanan na ito. Kumagawa ba tayo ng mga pagkilos kahit na pa ay unti-unti kasi hindi nakikita natin ang katotohanan na ipinamamanin ko sa akin. Patulad na lang po halimbawa ng bagamat kung umisad yung patutuhanan na pinamanig na ating pananampalataya ay medyo may kahihapan. Pero ba't natin ginagawa? Kasi ito yung patutuhanan na nabakay hinihiling sa atin na rin na tayo maging martir. Patulad na halimbawa ng ano ay lalo-lalo na kayo panahon ng eleksyon. Yung kanya-kanya tayo, kung tawagin natin kanya-kanya tayo bata, dito ako. Halimbawa naman, dito, ito yung aking iloboto. Kasagun niya man ang isa, ito yung aking iloboto. Ay, pwede ba na, halimbawa, na kahit na hinihisod na yung iloboto mo, hindi ka magagalo? Kasi yun yung katotohanan ay pinamanig ni Jesus. Magpapasensya. Magpapasensya ka kahit na sabihin natin siguro na minumura yung kandidato mo. Pero bakit? Kasi yun yung katotohan na pinangahawakan mo. Na magpasensya. Huwag makipag-awa. Handa ka ba? With quotation marks. Mapalari sa iyong pwede wala ka na hindi ka makipag-away. Kasi yun ang alam mong katotohanan. Yun ay isa rin uri ng martyr tao. Nanawa ay maituro din sa atin sa kapanahonan na ipinapamanin ko sa akin ngayon ng buong mekapal sa kapistahan ni Nasa Diago
at sa pagiging. Thank you.
present in the Holy Spirit abundant and the true voice, so that you come for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At a time when we were still waiting in the middle of his passion and of blood and giving things broken, giving to his disciples, saying, "Take these all of you and eat of it. This is my body, which will be given up for you." In a similar way, he suffered the same thing with the charges of punishment of human things. He gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, eat and drink of it. This is the blood, a charge of my blood, a blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for me, for the forgiveness of sins. Do this in memory." Thank you.
Hindi namin gabigyan sa lahat ng masama kong loob ng mga kayamanan ng araw. Iligtas sa kasalanan ang iniwalas ko ng mga iwag-iwag-iwag. Gracious and granted sa mga kayo pagkahag of your mercy. We may be always forgiven sa sins of our mistakes in the way of grace and hope. In the coming of our Savior, Jesus Christ. Blessed are those who are poor.